Habang nagkukulong sa kwarto si Jigs at naiisip na trinaydor siya ni Raven, ay sabay nitong sinasakta ng sarili sa pamamagitan ng pagsuntok sa bader. Naguguluhan naman si Bobby sa gagawin. Nagpunta si Laura sa Justice Department upang ipasa ang petisyon nito at pag-grant na gamitin ang laptop ni Jigs bilang ebidensya at magpapadiin sa kaso nila laban kay Jigs at mga kaibigan nito. Pagkatapos, si binalita na ni Attorney Dison na naglabas na ng desisyon ng Justice Department at nag-grant na ang kanilang appeal. Tinanggap rin ang laptop bilang ebidensya laban kay Jigs Ramones. Natuwa naman si Rica dito at niyakap si Kyle dahil sa wakas ay may pag-asa na silang ipaglaban ang kanilang kaso laban kay Jigs Ramones at mukhang makukulong na ng tuluyan. Nalaman naman ito ng mga Ramones kaya't nagdesisyon ng matanda na umalis muna sila sa kanilang bahay at magtago habang hinihintay ang tiket palabas ng bansa. Napatakbong sumakay ang mag-ama at umalis sa mansyon. Nakuha na rin ni Attorney Laura ang warrant of arrest ni Jigs Ramones at ibinigay ito sa police station. Pinuntahan nila ang bahay ng mga Ramones ngunit di nila naratnan ang mga ito kaya't itinawag ng kanilang chief na harangin sina Jigs Ramones sa mga posibleng daraanan nito palabas ng sidero. Nakita ng mga pulis ang sasakyan lula nila Bobby at Jigs kaya't hinabol nila ito. Mabilis ang pagpapatakbo ni Bobby sa sasakyan hanggang harangin sila ng mga sasakyan ng mga pulis. Pabalik na sana noon ang kanilang sasakyan ngunit tinutukan na sila ng baril ng mga pulis. Bumaba ang mag-amang nakataas ang kamay. Agad naman silang pinusasan at dinala sa police station. Habang nasa daan ay ginigiit ni Jigs sa mga pulis na wala siyang kasalanan at di daw ba nila siya kilala. Magbabayad daw sila sa ginawa nilang paghuli sa kanya. Nang makarating sa police station ay naroon naman si Narika. Sinalubong ang nakaposas na si Jigs at sinabing sisiguraduhin nitong mabubulok ito sa kulungan. Isinisigaw rin ni Jigs kay Raven na isa itong traidor. Umiiyak naman itong si Raven sa nakikita. Ipinagtanggol naman siya ng kanyang ama at niyakap ang anak.